Una sa lahat, aking munang ipinapaabot ang minusang pupuri, pagpasalamat, paglualhati, pagdakila, ay para lang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. At ibayad mo rin paggalang, respeto sa ating minamahal at ginagalang ebanghelista, ang ating beloved Pastor Will Stad Almeida, the end time prophet of our loving God. Ganoon din binabati sa ating kanilang mga anak, mga minamahal na po. Praise the Lord ho. At patuloy natin sinasariwa, inaalala ang mabuting aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagal na Stad Pastor, Lina si Almeida, ang ating beloved mamadir. At sa inyong lahat, isang magandang umaga sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kami nakakilala dito sa misteryong ito, sa banal na gawain ng ating mahal na buon, 24 years ago. At kami tinawag dahil nga sa isang karamdaman ng aking beloved wife, bang si kinuha ng ating mahal na Panginoon, sa karamdaman niyang sa puso, na for 11 years, 1986 up to 1997, nagkaroon ng matinding sakit sa puso yan. Wala ka naming ginawa, kundi ipasok, ilabas, yan sa malaking hospital dito sa Metro Manila. Pero sa paglipas ng panahon, wala kaming nakita. Wala siyang nakitang kagalingan sa kanyang sakit na puso, bagkos lumala ng lumala. Hanggang 1997, pinagsabihan siya na siya ay magpa-opera sa kanyang puso sapagkat lahat ng ugat papunta sa kanyang puso ay barado. Sabi kanyang doktor, immediate operation, kundi mamamatay ka. Ligid sa akin, sapagkat andun ako sa probinsya ng Loñon bilang Sangwes. At siya andito. Sila nakakilala dito sa ating banal na gawain. At nung tumawag sa akin, ang sabi niya, Daddy, sabi ng doktor, magpapa-opera daw ako. Pero maghanda tayo ng 500,000 para sa operasyon. Pero pagkatapos ng ilang araw, dumawag ulit sa akin. Ang sabi niya, hindi na ako magpapa-opera. Maglilingkod na lang ako sa ating pinakamahal na pag dito sa ministeryo nito. Rinespeto ko yan, mga minamahal. Sapagkat ginawa namin lahat, doktor, gamot, hospital, kung saan sa kami nagpupunta, yung sinasabi na naghihimala. Pero wala kaming nakita. Pero nung siya yung mga minamahal na sinabi sa akin, nagpatuloy siya, mga dumalo. Tinanggap ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos, kanyang buhay. Mga sa ilang buwan lang, ang kanyang sakit sa puso, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. After 2 months, mga minamahal, nakita ko ang pagbabago. Nabalik yung kanyang lakas, nakapagtrabaho. Hindi katulad noon na talaga andun lang siya. Lupay-pay. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Nung siya yung mga tinanggap niya, tunay nga ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ng aking beloved wife. At siya yung mga yun. Sa akin naman, mga minamahal, hindi pa ako fully convinced, mga minamahal, dahil nga sa ginawang himala ng ating mahal. Sapagkat, mga minamahal, bilang isang huwes, bilang isang ibugado, mga minamahal, aking trabaho, maghahanap ng ebidensya. Sumasama rin ako, dumadalo dito, bakit di ko pa sinatanggap ang ating mahal na Panginoon sa otis mo. Marami kong napakinggan. Pero andyan pa rin yung katigasan ng aking ulo. Hanggang dumating, yung before end ng 1997, nagkaroon ako ng sugat dito sa aking pa. Akala ko kinagat lang ng insekto yan. Ito'y parang laki ng yung ulo ng posporo, yung sugat na yan. Sapagkat wala pa ako dito, baka ba na ako sumasama mong nahal, andyan ang gamot, andyan ang ano ito. Pero nakikita ko, walang pagbabago. Bagkos, lumala ng lumala yung maliit na sugat na yan hanggang ganito na. Ang sudan, hindi ko na mailakad. Nagnanana, mong nahal. Pero, before the end, mong nahal ng 1997, tinanggap ko ang ating mahal na Panginoon. Sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamahal. Alam niyo mga kapilmahal, pag-ahon ko sa baptismal tub, yung paa na hindi ko may lakad, yung sugat na napakasakit, nawala lahat ito, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, totoo,
ang Diyos dito ay nagpapagaling, mga inumahal. Kaya nagpatuloy ako, mga inumahal, sa aking paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat totoo, may mga himala na nangyayari dito sa ating banal na gawain. Sapagkat andito, mga mahal, ang tunay na propeta ng Diyos sa katauhan ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista. Nagpatuloy, mga inamahal. Kaya sa aking pagpapatuloy, nakita ko ang pagbabago ng aking buhay. Lalaki nung pag lalaki, maraming bisyo. Pag-inom, pag-sugal, mga inamahal. Lagi yung sinasabi sa akin, sa aking sarili na ayaw ko na, pero hindi ko nagagawa yan, mga inamahal. Pero nung aking tinanggap ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo, dito sa banal na gawain, ang kanyang banal na gawain, lahat ng mga ito, inalis ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakabuti ang Diyos, mga inamahal. Sa akin ding trabaho, bilang isang huwes, mga inamahal, napakahirap. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, nagmula ako ng isang municipal trial court judge na isang maliit na bayan sa La Union. Naging city judge ako ng malaking ng syudad. Naging RTC judge ako, mga minamahal. At ako ay mga pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Sa aking 21 years bilang isang huwes, mga minamahal, hindi ako pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Marami, mga minamahal, ang pressure pag isang kang huwes. Mga politiko, umaas sa iyo, pero mga minamahal, ang akin lang ginagawa, mga minamahal, ang lagi kong sinasabi, pag nasa iyong batas, at nakikita ko, wala kang walang kasalanan ka ko, wala kang ikabahala. Kaya, itong aking buhay. Bagaman nandyan, mga inamahal, nagpatuloy ako. Hindi ako sumuko sa mga ganitong mga minamahal pressure. Basta ginawa ko kung ano ang karapat dapat, kung ano ang mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang yan pala, mga minamahal, sa ipagpapatuloy. Maraming pagpapala. Sa aking mga buhay, aking gamitan, hindi ako mamamahal, bumibili lagi. Maraming mga tao, mga mamahal, na hinihipo ng Diyos para bigyan ako mga gamitin. Ang pag-iingat ng Diyos, mga minamahal, sa mga panahon, dumarating din, yung bago, yung malapit na akong maaksidente, yung aming sakyan, pero hindi pinapahintulutan ng Diyos. Andyan lagi, mga minamahal, ang kanyang paggabay, patnubay. Kaya napakasarap pala maglingkod sa ating malaon. Wala kang kalugi-lugi dito, mga inumahal. Andito lahat. Hindi ko naranasan, mga inumahal, na pinawayan ako ng ating mahal na sa lahat ng aking panalangin, pag susumamo sa Kanya, laging may sagot ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya dito tayo, mga inumahal, magpatuloy tayo. Hindi ako, sabi ko sa akin, hindi ako nalugi dito. Bagkos lagi akong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito ating kailangan, magpatuloy ho tayo, mga inamahal. Ano man ang ating hinaharap kung minsan, pagsubok man, mga inamahal, magpatuloy ho tayo. Kasi naranasan natin ito lahat. May and June ng 2015, nagkaroon ako ng karamdaman na hindi maalaman ng doktor. For 2 months, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Namayat ako. I lost 28 pounds in 2 months. Akala ko ito ng aking katapusan, kago. Pero sa unang panalangin ng ating minamahal, lagi maglista, kasama ng mga ating mga beloved children, mga yung aking karamdaman niyan, after 2 months, inalis ng ating mahal na Panginoon. Ibinalik yung aking mga kalakasan, mga minamahal. Lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila, ay para naman sa ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo.